Welcome to my channel! So today guys, i-share ko sa inyo kung ano yung nagustuhan kong lotion lately. Ito din yung ginagamit ko. So nabili ko siya sa Shopee. 210 pesos buy one take one. Hindi ko alam kung yun ba yung regular na price niya, yung 210 tapos isang piraso. Pero nakalagay dun guys, 210 pesos buy one take one na siya. Gusto ko lang sabihin sa inyo, kung nagustuhan ninyo yung mga Kojic soap na ginagamit ninyo at feeling ninyo na paputi talaga kayo, mas puputi kayo kung yung Kojic na ginagamit ninyo ay mga topical o mas tumatagal sa balat. Kasi yung Kojic soap, di ba, ilang minuto lang. Kasi pag pinatagal mo yan, magda-dry lalo yung skin mo. Pero syempre, for sure nakita nyo na sa title tsaka sa thumbnail kung ano yung product na ipapakita ko sa inyo. So ito yung tinutukoy ko guys. Napakamura niya. Hindi ko alam kung lagi-lagi ba naka-sale. Pero nung binili ko siya guys, naka-sale. So yun, bumili ako ng isa. Pero buy one take one, kaya dalawing meron ako. Ito guys, ubus na. Ito naman, meron pang konti. So gusto ko lang sabihin sa inyo, yung Kojic kasi nakaka-stop siya ng melanin production sa skin natin. Yung melanin, ito yung nakakapag kulay ng balat natin, kaya nagda-dark tayo. Nga lang kasi, pag kulang ka sa melanin, nagiging sensitive ka sa sun. Kung nagustuhan nyo yung mga Kojic na ginagamit ninyo, mas magugustuhan nyo to kasi mas mapuputi kayo. Bakit ko sinabing mas mapapaputi kayo? Kasi ito, pang matagalan or matagal nyo siyang ipapahid sa balat. Hindi tulad ng mga Kojic na ilang minuto lang, babanlawan mo na siya. Kung sa tingin mo, naging effective sa'yo yun at napaputi ka, mas mapapaputi ka ng mga pinapahid na Kojic na products. Tulad nga nito. Yung tinutukoy ko, itong Kojic Acid ng Belo. Ito yung kanilang lotion. So guys, ito yung itsura niya. Yung Kojic Acid, sabi niya dito, proven to inhibit the production of melanin. Yun nga, para hindi dumami yung melanin natin sa skin. Yun yung Kojic. Para nga pumuti tayo. And yung Tranexamic Acid naman guys, effectively lighten stubborn dark spots, sabi niya dito. So kung meron kayong hindi pantay or uneven na skin, okay tong product na ito. At kung madalas kayong lumalabas ng bahay na walang sun protection or walang payong or hindi kayo naglalagay ng mga lotion na may SPF, guys, stop nyo na yan. Lumipat kayo sa mga product or mga lotion na merong sun protection. So guys, 150 ml, tapos buy one take one, 210 pesos. Sobrang sulit ng product na ito. Wala na siyang laman, promise. Ayan o, ubus ko na. Hindi ko inubus to para sayangin lang may pakita sa inyo na wala na siyang laman. Wala na talaga siyang laman. Pero ang bango nito guys, hindi siya makakairita ng skin kahit mabango siya. So basahin lang natin yung sa likuran bago ko sabihin sa inyo kung ilang weeks ba bago ako pumuti sa product nito at kung malagkit ba siya, ganyan, kung paano ba siya ina-apply. Sabi niya dito, a luxurious moisture rich body lotion with the powerful combination of Kojic acid and Tranexamic acid that intensively whitens skin. SPF 30 further protects against harmful UVA and UVB rays. Okay, broad spectrum siya. Kojic acid, an organic compound, is proven to prevent melanin production. It is the most powerful whitening agent used in Japan. So, Tranexamic acid naman, an amino acid derivative, inhibits inflammation and melanin formation. It is ideal for stubborn dark spots that do not respond to other skin lightening ingredients. This one is expertly formulated, hypoallergenic, dermatologist tested. Used twice a day with Belo Intense Whitening Beauty Bar. So, yun yung ginagamit ko. Kaya, sobrang pumuti ako dahil ginagamitan ko siya nung kanilang Kojic na sabon. Belo din, guys. Pinagpa-partner ko para mas maging effective. So, direction for use, apply liberally on the whole body at least twice a day. Discontinue. Use if sign of irritation and rash appears. So, ito yung kanyang ingredients. Sana makita ninyo para kung meron kayong iniiwasan at gusto nyong bumili. Ayan. Test guys, ililink ko din yung shop na pinagbilhan ko dito. I-search nyo lang naman guys, Belo, Essentials, tapos lilitaw na yung mga products nila. So, kailan ko ba ito ginamit? Last year ko pa ito ginamit guys, pero nag-stop ako kasi may ginamit akong ibang lotion. Pero sobrang babalik-balikan ko tong lotion na to. Napakamura at napakaganda. Bakit? Kasi nakaka-moisturize talaga siya ng balat. Tapos meron pa siyang sun protection. And at the same time, hindi siya malagkit kung yun yung issue ninyo sa mga lotion na ginagamit ninyo na merong SPF. Usually kasi di ba pag SPF na ganyan, oily o kaya naman malagkit sa balat. Pero to guys, hindi. Kahit meron siyang SPF. So, yan. Tinitipid ko na to actually. Kung nasa bahay lang ako, hindi ko na siya ginagamit. Tapos, ganito yung itsura niya. Ganyan din yung consistency niya, guys. Hindi siya runny or what.
Tapos pag pinahid natin, pag niladder natin, ganyan yung itsura niya. Tapos ang bango. Kapag nilagay natin siya sa skin, hindi siya malagkit. Pero ramdam mo na na-moisturize yung balat mo. Sobrang bilis niya lang i-absorb, guys. Ma-absorb na niya, tapos walang tacky feeling or lagkit feeling kapag ginamit mo tong product na ito. Tapos mabango pa siya. Nagustuhan nga to ni boyfriend, pinapagamit ko sa kanya to minsan kasi hindi siya nalalagkitan. Siya yung, kumbaga, perfect idea kung malagkit yung lotion. Kasi kapag gumagamit ako ng mga lotion, tapos ayaw niyang dumikit sa akin, ibig sabihin yung lotion na ginagamit ko, malagkit. Pero to guys, okay sa kanya, kasi bukod sa mabango, eh maganda din siya sa balat. Ginagamit ko din to sa kanya guys. Dati hindi talaga siya nag-lotion kasi nalalagkitan siya sa mga lotion. Pero to guys, okay sa kanya. Bukod dun sa meron siyang SPF 30, meron pa siyang whitening. So ginagamit ko to guys, umaga bago ako pumasok sa school, and bago ako matulog naman pagkatapos kong maligo. So ilang days ba or ilang weeks ba bago ako pumunti dito? Nakakita talaga ako ng pagbabago guys, bago mag 2 weeks hanggang 2 weeks hanggang 3 weeks. So ilang months ko na itong ginagamit, although konti lang yung laman, at kung bibilin mo to alone ng walang buy one take one, medyo mahal siya siguro para sa iba. Pero sa akin, dahil nga nabili ko siya ng buy one take one, namurahan ako sa product na ito dahil nga sobrang ganda din niya. Hindi ko alam kung okay to for teenagers, pero sobrang ganda kasi niya. Doon sa mga mahilig magpaputi, maire-recommend ko tong product na ito. Gamitin niyo siya 1 week, 2 week, 3 weeks. Yung span na yun guys, makikita ninyo na puputi talaga kayo. Magpapakita ko ng picture dito ng skin ko before. Ayan yung balat ko, yung braso ko. Tapos ito naman, nung ginamit ko tong product na ito. Tapos ito naman yung legs ko guys, nung ginamit ko tong product na ito before. Tapos ito naman yung after kong gamitin tong product na ito. Months na yan guys ha. Nung nakita nyo ito, months na yan. Kaya pumuti na talaga ako. Especially kapag nasa labas or outdoor, makikita mo talaga yung puti mo. Kasi pag sa loob ng bahay, artificial light, hindi mo gano'ng ma-appreciate yung skin mo. Pero pag lumabas ka ng bahay, ma-appreciate mo kung gano'ng kakaputi. Dahil doon mo talaga mismo makikita yung puti mo. Pag naubusan ako nito, for sure bibili at bibili ako. O order ulit ako sa Shopee. Kasi maganda siya. Tapos sana matsyempohan ko na buy one take one pa sila that time. Tapos wala siyang puti-puti. Ayaw kasi sa lotion yun guys. Yung parang, oo, na instant white ka nga niya, pero may puti-puti na naiiwan sa balbon or sa balat mo. Parang ganun. Ayoko ng ganun. Ito, mapapaputi ka niya pag ginamit mo siya ng isang linggo mahigit. Although wala siyang instant white, hindi naman yun yung basihan para pumuti ka or kung effective ba yung product. Makikita mo na effective yung product. Ginamit mo siya 1 week mahigit. Kung nagpapaputi talaga kayo guys at gustong-gusto nyo yung mga Kojic na products, eto, itry nyo to kung gumagamit kayo ng Kojisan or Kojic Acid or kung anumang klase ng Kojic yung ginagamit ninyo at pumuputi kayo, sabayin nyo na ng lotion ng Kojic ng Belo. Yun din yung pagkakamali ko before guys na gumagamit ako ng lotion. Piling ko pumuputi ako pero hindi pala kasi wala siyang SPF. Ang pinaka mababang SPF na dapat ginagamit natin ay SPF 30. 50 yan yung mga dapat na ginagamit natin. Dapat na yung SPF 30 na may bibigay nito para maprotektahan ka sa sun. Pero hindi ibig sabihin nun guys na magbababad ka na sa araw. Isipin mo din na Kojic Acid ito, na kapag nababad ka sa araw, pwede kang mangitim kapag sobrang tagal mong nababad sa araw. Magiging irritable yung skin mo. Mababurn siya, mangangati at magra-rash or magre-red. Pwedeng mangyari kapag nagbabad ka sa araw, especially kung gumagamit kayo ng mga Kojic, pero wala namang SPF. Or kung gumagamit kayo ng mga Kojic na sabon, tapos nagbabad kayo, imbis na pumuti kayo, lalo kayong mangingitim. Meron akong Belo lotion na ginagamit din before. Ginawan ko na yun ng review guys. Nabili ko din yun ng naka 50% yata kung di ako nagkakamali. Pero mas gusto ko to kesa dun sa pink one na ginagamit ko na lotion. Kasi mas nakakaputi to. At the same time, this one is Kojic Acid. Eh mahilig ako sa mga Kojic na sabon guys. Kaya sinasabayan ko neto. Mas may re-recommend ko of course yung sabon ng Belo kesa dun sa Kojisan. Kasi sobrang drying nun eh. Mas okay yung Kojic ng Belo kesa dun sa kanila. Sure ko lang guys, pumunta kami ng Dingalan Aurora. So syempre sa dagat yun, sobrang init. Ito lang yung bit ko nun. Tapos ito lang yung pinaglo-lotion namin. Pero hinalesen yung sunburn na pwede kami. Kasi kahit hindi mainit or nasa gitna kasi kami ng dagat that time. Tapos kahit na hindi siya maaraw, yun pa yung nga yung nakakaitim, diba? Ito lang yung ginamit ko and na-lesson. Hindi talaga ako nangitim.
Or the nangitim man siguro ako, sobrang light lang, hindi naman na-notice ng ibang tao, pero ako na-notice ko, of course. Tapos ito lang yung ginamit kong lotion talaga, guys. And okay siya, kasi naprotektahan niya yung balat ko. Pero syempre, kapag gumagamit kayo ng mga ganito, mas maganda na nagre-reapply kayo ng lotion every 3 hours, especially kung nasa dagat kayo. Pero alam ko, hindi yata ito okay for corals. Hindi ko sure. Yun pa lang yung aalamin ko. So yun guys, for this video, balak kong gumawa ng mga top 5 or mga siguro mga best lotion na na-try ko na mabibili nyo sa department store, sa Mercury, Watson's, sa Robinson's Mall, mga ganun. And anyway, pala nabili ko to sa online ha, pero makakabili kayo ng ganito sa Watson's. Hindi ko sure kung meron pa kasi tinatry kong bumili sa Watson's dito sa amin, sa physical store. Wala silang available. Pero ayun, bumili na lang kayo online. So yun guys, comment kayo below kung gusto ninyong gumawa ko ng video doon sa mga best lotion na mga nakakapute dito sa aking channel. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana nakatulong ito para sa mga gustong magpapute at mahilig sa mga kojic. Ayan, like this video. Comment below para sa mga katanungan ninyo na hindi ko nabanggit get sa video na ito. At syempre, huwag na huwag niyong kakalimutang mag-subscribe! Bye!